Hello fellow grower, magandang umaga po. In this video, mag-foliar feeding tayo ng halaman. Sa foliar feeding, pumili lang ng fertilizer na angkop sa iyong pangangailangan. So halimbawa dito sa akin, gusto kong mamulaklak at magbunga yung karamihan sa aking tanim. Kaya naman ang gagamitin ko ay itong foliar fertilizer na 11940. So iba-iba ang formulation niyan. Merong balance ang formulation kagaya ng 18-18-18 or 20-20-20, yung triple 20 na tinatawag. Meron din para doon sa mga seedling, yung maliliit pa na kailangang pabilisin ang kanilang paglaki. So dito ay para naman sa for flower and fruit development ang gagamitin ko na foliar fertilizer. So, paano ba maghalo nito sa tubig? Karaniwan po yan, naghahalo ako ng 1 galon. At normally, ito na yung capacity ng aking halaman. So, nauubos na ito sa kanila, 1 galon ng foliar feeding. At ang paghalo dyan, ay sinusunod ko lang naman kung ano yung sinasabi dito sa kanyang direksyon. So, halimbawa dito, ang sinasabi, ang rate niya ay 4 to 6 tablespoon sa isang 16 liter na timba. So yung 16 liter po na timba, yun ay 4 galon lumalabas. So dahil 1 galon lang ang kailangan ko, i-divide ko lang into 4. So ang maximum halimbawa niya ay 6. So 1.5 tablespoon per galon ang kailangan. So pwedeng tinatantsa lang yan kung meron akong kutsara, pero dito gumagamit ako ng aking measuring spoon. Karaniwan, nabibili lang naman ito sa mga tindahan ng kung ano-ano, no? General merchandise. So, isa. And then, meron pang kalahati na kutsara dito. Yan. Halo natin. And then, haluin lang natin na mabuti. Ito naman mga foliar fertilizer ay mga pino ang kanilang butil. Ano po, hindi ito pareho ng mga inilalagay sa lupa na tinutulong sa tubig and then dinidilig sa lupa. So doon kasi medyo matitigas yung mga granules niya, malalaki na, matitigas pa, and then hindi totally nadidissolve sa tubig. Unlike itong foliar fertilizer na mabilis madissolve sa tubig, so walang problema, hindi magbabara sa inyong sprayer. So haluin lang ng mabuting ganyan. And then, pwede na natin ilagay sa ating spray canister. At ready na yung ating pang-spray. Sa pag-spray naman ng foliar fertilizer, i-spray natin hindi lang yung ibabaw ng dahon kundi pati yung ilalim. So kailangan po ito, mabasa natin siyang mabuti. Ang kumukuha kasi ng nutrients dyan ay yung tinatawag na stomata. At sa ganito mga dahon, karaniwan po yan, nasa ilalim. So importante yung ilalim ay mabasa natin ng fertilizer. Ayan yan. Maganda kung ganito na halos tumutulo na yung mga dahon pagkatapos mo siyang isprayan. So, basang-basa siya. So, inuuna ko talaga lagi madalas yung ilalim ng mga dahon. Hanggang sa kaloob-looban, kasingit-singitan ng mga sanga. Isa sa hiyang na hiyang sa foliar fertilizer ay itong aking sili. Ayan, katakot-takot ang bunga. Ito ang isa pa na sili din, pero ito naman ay siling labuyo. At malaking-malaki na rin yung kanyang katawan. Sprayan din natin siya.
abutin natin hanggang dun sa pinakadulo para mabasa yung karamihan man lang ng kanyang mga ilalim ng dahon. And then sa ibabaw naman. Makakatulong ang foliar spray para magtuloy yung kanyang mga bulaklak na maging bunga. Ang dami niyang bulaklak. Kaya kailangan matulungan ng foliar spray. Ang kagandahan ng foliar spray ay direkta sa mga cells ng halaman, yung nutrients. So yung nitrogen, phosphorus at potassium, direkta mapapakinabangan agad ng halaman. Unlike sa pag-fertilize natin sa mga ugat ng halaman, ipoproseso pa niya yan, iaakyat niya, papunta sa mga tangkay, sanga at dahon ng halaman. So itong foliar spray, instant ito, na direkta kagad sa cells ng halaman. At maganda rin gawin ang pag-spray pagkatapos na umulan. Halimbawa, hindi ka umaasa na magkakaroon ng ulan sa loob ng 2-3 araw, maganda na mag-foliar spray. Yung bang panahon na basang-basa pa yung mga lupa ng inyong tanim. Pagka kasi basang-basa ang lupa ng inyong tanim ay nahihirapan din siya magproseso ng nutrisyon na kanyang kailangan. Para ding tao yan, pagka nabubulunan or nalulunod halimbawa sa tubig, so mahihirapan siya magproseso ng kanyang pagkain. So maganda solusyon para siya makatanggap ng tamang nutrisyon, yung sapat na nutrisyon na kailangan niya, ay mag-foliar feeding tayo. Isa pa sa gusto kong pabulaklakin ay itong aking kamya. Panahon sana ng pagbulaklak niya ngayon dahil tag-ulan. So tutulungan ko nitong aking foliar feeding. Hinihintay ko siya magbulaklak para ma-share sa inyo yung kanyang mga features at yung kanyang bulaklak na napakabango. So ayan, naligo na siya ng foliar fertilizer. Meron kayong kalamansi na gustong mabulaklak? Ito sa akin, medyo tumigil ang pagbulaklak dahil sa sunod-sunod na pag-ulan. May bunga pa naman siya. Ayan. Pero wala nang bulaklak. So tutulungan natin ng foliar feeding para siya magbulaklak ulit. Dahil laging basa ang kanyang lupa, hindi siya makaka-process ng nutrisyon ng maayos. So bibigyan natin siya ng foliar feeding. At asahan mo in about 2 weeks, 3 weeks, marami na uli siyang bulaklak. Ganyan lang po ako magpabunga din ng aking mga kalamansi. Kahit na yung hindi natin inaasahan na mamulaklak, pwede natin isprayan para makakuha sila ng nutrients galing sa kanilang mga dahon. So kung hindi ka makapag-fertilize dahil sobrang maulan, sobrang basa ang lupa, pag nagkaroon ng break sa ulan, mga ilang araw halimbawa, na wala kang inaasahang bagsak ng ulan, pwede kang mag-foliar feeding ng iyong mga halaman. Sili pa uli. Dito naman ay Chico. Ayan, namumulaklak din. Sprayan natin ng foliar. Ito na siyang naunang bunga. Yun, isa pa lang. Pero ito po, ilang beses na namunga ito. At napansin ko, maganda ang reaksyon niya ng kanyang pagbubunga basta regular ang foliar feeding sa kanya. Pati nga yung mga hindi pa inaasahang mamulaklak or magbunga, pwede niyong isprayan. Gaya nitong aking avocado na nakatanim sa container. Ang aking lagundi. Pati na rin itong aking mulberry, binibigyan ko rin ng foliar feeding. Itong aking atis, meron na siyang bunga. Ito. At makinis yung kanyang bunga. Oh. Wala siyang pultik-pultik na itim. Pero dahil dumaan itong tag-ulan, napakadalas ng pag-ulan, ay
hindi na nagtuloy yung kanyang pagbulaklak. Kaya isprayan ko rin siya nito ngayong foliar fertilizer na pampabulaklak para magtuloy pa. At itong atis ko na ito ay nakatanim sa ayan, container. Around 6 to 7 gallon capacity ang container na ito. Ayan. So, i-sprayan din natin siya. Ayan. Naliligo na siya. Tanong sa akin sa comment section, kumusta na daw ba yung mga buto ng kalamansi na pinasibol ko doon sa isa kong video. Ito na po yung sample na isa sa kanila. Oh. Ayan. Sabi ko nga, malaki na, pero hindi ko pa nag-graft. Napabayaan ko na, hindi ko nag-graft. So, pagka may panahon at meron tayong magandang grafting material, yung pagkukuna ng sayon, mag-graft tayo. So, doon sa nagtanong, kabayan, ito yung kalamansi. Oh. Ayan, malaki na rin yung kanyang katawan. Ayun pa. So, ilang piraso yan, meron pa doon. Ayun. So, marami ang pinasibol ko na yan na nagtuloy na lumaki. At ayan, ebidensya na ito ay pinatubo sa buto. Ayan, may mga tinik yan. Basta tumubo sa buto ang kalamansi, may tinik. Okay, so yan yung hinahanap mo na kung nasaan na yung mga pinasibol ko sa buto. Pati mga ornamental plants, decorative plants ninyo, pwede po yan. Kumakain din sila galing sa kanilang mga dahon. So yung mga dahon nila, hindi lang liwanag, hindi lang tubig ang inaabsorb niyan, pati nutrients na rin. Kagaya din itong aking fortune plant, nakaramihan ng kanyang stomata ay nasa ibabaw. Siyempre, meron din sa ilalim, so kailangan paliguan ng mabuti yan. At importante, sa ating mga tanim na nasa container na makatanggap sila ng sapat na nutrisyon, hindi lang sa lupa, kundi pati na rin sa dahon. Pag nakatanim po sa lupa yan, medyo hindi ganun na kailangan talaga kasi nakakagala naman yung kanyang mga ugat para maghanap ng makakain ng mga proseso. Pero pag ganito nakatanim sa container, mainam na na kumpleto yung ating binibigay na nutrisyon sa kanila. Meron tipaklong dun, oh. Ayun, oh. Iso short video kita. Sige ka. Kinakain mo yung dahon itong aking palmera. Ayan, ubos na. Nauubos na sila. Salbahi ka, ha? Ikaw na tipaklong ka, ha? Sige, diyan ka lang. Magpataba ka. Ang isang tanong dito ay anong oras ba ang ideal na pag-spray ng inyong mga foliar? Ang kagandahan po niyan ay bandang umaga bago maging matindi ang init ng araw. So normally po yan mga alas 6 hanggang alas 9 ng umaga o hanggang alas 8 pagka summer, kasi pagka summer alas 8 mainit na ang araw. So dapat yan yung klima natin medyo nando sa malamig na portion, ano po, yung tipong yan nga sa umaga nga siya o kaya late in the afternoon bago maggabi. Huwag na mag-spray ng foliar fertilizer pagdating ng gabi nang talagang madilim na, kasi nagsasara na yung kanyang stomata. Yung stomata kasi ang humihigop ng nutrients papunta sa kanyang mga cell. So pagkasarado yon, baliwala, matutuyo lang sa dahon. At gano'n naman kadalas na dapat tayong magbigay ng foliar feeding sa ating mga halaman. Well, yung po nabibili nating foliar fertilizer, meron namang naka-indicate dyan sa kanilang pakete kung gano'ng kadalas dapat i-apply. Kagaya nitong nasa akin dito, every 10 to 14 days ang nakalagay sa kanya. Pero syempre, yun po ay suggestion. So, pwede ninyong dalasan. Halimbawa, once a week, gawin ninyo ang pag-foliar feeding sa inyong mga halaman. Lalo na kung napansin nyo na parang kulang sila sa nutrisyon, naninilaw halimbawa ang dahon, ayaw mamulaklak or kakaunti ang bulaklak and then nalalaglag pa, makakatulong ng malaki ang foliar feeding sa kanila. So pwede nyong gawing once a week yan. Yung iba nga, meron pa akong alam na twice a week kung mag-spray, kung mag-foliar feeding ng kanyang mga halaman. So nasa sa inyo po yan, base sa inyong observation. Pero syempre, sa umpisa, maganda na sundin natin ang nakalagay sa pakete. At dito nga sa akin, every 10 to 14 days.
Pagka ako hindi makapag-fertilize ng lupa, ang ginagawa ko ay weekly ang foliar feeding. At yan po ang ating video about foliar feeding ng inyong mga halaman sa container. Sana ay nakapunot ka ng idea, kabayan. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please don't forget to subscribe to the channel for more videos na pwede mong mapanood about container gardening. Maraming salamat po sa panonood and hope to see you in my other videos. Bye-bye!